Good day mga boss. Bali ngayon is magpipintura tayo ng kahan ng ating motor at ipapakita ko siya sa inyo step by step. So umpisa na natin. So ang unang step ay lilihain natin siya ng 400 na liha. So pwedeng 400 at pwede rin naman 600. Wala lang kasing available na 600 sa binilihan ko. Kaya 400 na lang yung aking ginamit. So sa paglihan ng ating kaha, ang gagawin natin ay tutubigan natin yung liha natin bago nating is dito sa ating kaha o sa fairings ng ating motor. Kung may mabibili kayong 600 na liha, mas okay yun kaysa dito sa 400. Kaya lang ito yung ginamit ko dahil wala nga available na 600. So pwede rin naman to. Pero mas okay kung 600 yung mabibili nyo. So dalawang liha yung gagamitin natin. Isang 400 at isang 1000 na liha. Yun yung kailangan yung bilid. So yan yung first step natin, isin lang muna natin yan na may tubig. So okay mga boss, after natin maisis na liha na 400, gagamit naman tayo ng 1000 na liha. So yan yung number niya. Kapag 1000 kasi mga boss, ito yung pinong-pino. So ganun lang rin yung procedure. Tutubigan lang natin bago natin siya isisin gamit yung ating 1000 na liha. Ang purpose kasi nito mga boss is para matanggal natin yung mga guhit-guhit sa ating motor, yung mga gasgas. O kaya natin siya nililiha. Then after natin siya maliha mga boss, ay pupunasan lang muna natin siya ng basahan para matuyo siya. Tsaka natin siya i-sprayan ng primer. Gumawaan na ako ng ganitong video, pero this time is kompleto na siya. Kung ano yung process talaga na pagpintura ng ating mga fairings. Lalo kung papagandahin natin siya. Bali ganyan na nga mga boss yung magiging itsura kapag nalihan na natin siya. Kapag natapos natin siya lihain ng number 400 at 1000 na liha. So next step is dapat meron tayong primer gray na pang paint. So alugin muna natin mga boss para mahalo yung loob.
Kasi minsan dyan parang may puti-puti pa yan kapag hindi natin siya hinalo. So ang pag-spray naman mga boss ay isang direction lang, katulad ng nakikita nyo na pag-spray ko. So ayan yung ating primer gray. So sprayin muna natin siya. Okay mga boss, bali ito na yung itsura ng ating kaha after natin siya ma-sprayan ng primer. So papatuyin lang natin yan, then ispray na natin siya ng kulay black kung ano yung gusto nating kulay. Bali ito yung gagamitin ko na pang spray sa kanya, yung black. Bali sa pag-spray nito mga boss, isang ano lang rin ang gagawin natin dapat. Isang direction lang. Tapos alugin muna natin bago natin siya ispray. Para mahalo yung sa loob ng ating spray. Then ang pagpintura mga boss ay yung unang pag-spray nyo is di nyo siya masyadong kakapalan. So manipis lang dapat. So yun yung magiging first coat natin. Then ang gagawin ko dito, hanggang third coat ang gagawin ko. So tatlong patong yung gagawin natin. So sa una manipis lang, tapos pangalawa manipis, sakto lang din. Then sa pangatlong spray nyo siya kakapalan. So ganun lang yung gagawin natin process para okay yung ating kalabasan ng ating pagpintura. So bali ito na yung ating first coat. So yan yung resulta. Then papatuyuin lang muna natin yan bago ulit natin isprayan. Kapag natuyo na yung una nating in-spray, then spray ulit natin ng kulay black. So ito yung pangalawang patong natin. Ang gagawin ko dito mga boss ay hanggang tatlong patong lang ako. So okay na yung ganun. So spray lang muna natin ito mga boss. Second coat. So after matuyo yung pangalawa nating spray, so ito na yung pinakalas na ano natin, yung pangatlong patong natin, kulay black pa rin yan. So dito na yung medyo pwede natin siyang kapalan. So ganyan lang pag-paint, isang direction lang tayo mga boss para maganda yung resulta. So spray lang natin yan ng pangatlong spray natin o pangatlong patong.
Bali, ito na yung resulta ng ating pangatlong patong na spray. So, yung kulay black natin. Ito, medyo kinapalang ko na yung pag-spray dito. So, yan yung kanyang resulta. At meron pa tayo pang final na step. So, kung saan yung papatungan natin siya ng top coat. Bali, ito yung ating final step sa pagpintura, yung ating clear. So, boss na rin yan. Yung gagamitin ko para sa ating pinaka-top coat yan. Yan yung pinaka-top coat natin. Yung clear. So, ang gagawin natin yan, kaya natin nilalagyan na yan mga boss. Ito yung magsisilbing parang protection ng ating pintura. Kaya natin lalagyan ng clear para hindi siya madaling magasgas. So, yan lang ang discarte dyan mga boss para hindi siya madaling matuklap or hindi madaling masira yung pintura natin. Yung iba kasi, pag sinasabi kasing boss nilang o madali lang daw matuklap, siguro, depende yun sa pagpintura natin. Siguro baka wala silang top coat na nilalagay or hindi nila alam yung process na pagpintura. So, ito mga boss, okay naman to. Para sa mga low budget lang. So, kung gusto nyo talagang maganda, so, bumili kayo ng medyo mahal din yun, mga boss. Mahal din na spray. So, ito nga, is abot kaya lang to. Murang-mura lang. Kasi 90 lang isa na ito, mga boss. 90 pesos lang. Pero, okay naman siya. So, ito yun na yung resulta ng ating pintura. Yung pag-spray natin. So, yan. Diba? So, mura lang. Murang halaga lang. Pero, tingnan nyo naman. Napakaganda. Napaka-worth it pa rin niya. So, depende na lang yan siguro sa magtatrabaho, sa magkulay. So, ito pa yung iba kong mga kinulayan. Ito, red naman. So, pareho lang yan ng mga process. Kung ano yung napanood nyo sa ginawa ko na tutorial.